Hi everyone, welcome back sa aking channel. So for today's video, I will discuss another Upcat reviewer. So 1 to 14 po ito. So ang mga questions na ito ay ipiniem lang po sa akin. So kaya kung meron po kayong mga math question, ipm nyo lang po ako sa aking messenger. So ito po yung aking Facebook. Paki-follow nyo na rin po ako. RJ Enseñado GTR Math Tutorial. Ayan, so kung meron po kayong math question, PM lang po ay sa akin. Itatry natin sagutan po yung mga questions nyo. Okay, so try nyo po muna ang screenshot. 14 items po ito. Ayan, so first 4. So next, so we have 5 to 8. Screenshot lang po muna and then try nyo sagutan. Okay, so next, 9 to 12. And then last, 13 and 14. Okay, so hindi ko alam kung anong Upcat reviewer ito. Pero ang sabi nung nag-PM sa akin, para sa Upcat nga daw itong mga questions na ito. Okay, so sagutan na natin. Start tayo sa number 1. Okay, so first question. The diameter of a wheel is 6 centimeters. How many complete revolutions will the wheel make if it rolls a distance of 108 pi centimeter? Okay, so ang problem na ito, so tungkol lang ito sa revolution daw, no? So kukunin lang natin yung circumference nito. So sabi kasi the diameter of a wheel is 6 centimeters. Okay, so i-drawing natin yung wheel. So kunwari, perfect na circle ito. Ayan, so 6 centimeters daw ang kanyang diameter. So kung ang diameter ay 6 centimeters, so syempre ang radius niyan, kalahati lang yung radius, 3 centimeters ang radius. So tapos kapag ni roll natin to, how many complete revolutions will the wheel make if it rolls a distance of 108 pi centimeters? So halimbawa ito yung na roll natin, ito yung hanggang dito, so ito yung 108 pi centimeters. So para makuha natin yung how many complete revolutions, so ayan, revolution, so i-divide lang natin sa circumference nito. Kasi syempre papaikutin natin to, di ba? Pag kada isang ikot nito, yun ay isang circumference. So ang formula ng circumference ng circle ay 2 pi r. Okay, so 2 pi r, so i-divide lang natin yung total na distance na na-travel nung wheel, i-divide lang natin sa circumference. So therefore, so ang number ng revolutions ay 108 pi divided by the circumference, which is 2 pi r. Ano ang r natin? Ang value ng r ay 3 centimeters. So substitute lang natin yung 3 dito sa R. So therefore, so simplify natin. So we have 108 pi centimeters yan. So divided by 2 times 3. So we have 6 pi. So makakancel out na yung pi. So i-divide lang natin. 108 divided by 6. So ano ang sagot? 10 divided by 6. We have 1 times 6. So we have 6. Subtract. So we have 4. Bring down 8. 48 divided by 6 is equal to 8. 8 times 6, 48. So therefore, the correct answer is letter C, 18 revolutions. Okay, so next number, number 2. The length, width, and height of a large box are thrice. So ayun yung keyword natin, thrice those of a smaller box. The volume of the large box is, so ikuno-compare natin yung volume ng large box sa volume ng smaller box. Okay, so length and width of the large box. So ito yung large box. So ito yung small box. So yung small box, ang volume niya, so lagay natin ng V for volume. Ayan. So ang volume niya, ang volume natin, ang formula ng volume ay length times width times height. So ito yung smaller. So tapos yung large daw ay thrice lahat. Length, width, and height are thrice those of a smaller box. So magiging 3 lang ito. So magiging 3L times 3W times 3H. Naging thrice lang daw kasi. So therefore, pag minultiply natin to, so we have 3L, 3W, 3H, i-multiply lang natin yung numerical coefficient. So we have 3 times 3 times 3, so that is equal to 27, and then LWH din siya. So therefore, ang volume ng large box ay, so parehas din ito, LWH, so may LWH tayo dito, nakamultiply lang sa 27. So therefore, the correct answer is letter D, 27 times of the smaller box. Okay, so next number, number 3. On a number line, if one endpoint of a line segment is negative 12,
and its midpoint, ayan, midpoint is negative 4, then the other endpoint is at, so pwedeng i-drawing pero pwede na rin hindi, basta alam nyo ang formula. So lagay lang tayo ng number line. So we have one endpoint is at negative 12 and its midpoint is negative 4. So kahit hindi yun eksakto, tantyahin lang natin. Negative 4, so tapos midpoint. So ito yung gitna to, di ba? So mag-drawing lang tayo ng ganyan din kahaba. So lagyan natin to ng X. So ano daw ang endpoint na tong isa? So pwede tayong, pwedeng tantyahin na lang natin ito, or kung gusto nyo, pwede tayong gumamit ng midpoint formula. So ano bang midpoint formula? So midpoint formula, so M na lang for midpoint. Average lang yan. Average nung dalawang dulo divided by 2. Okay, so therefore, ano yung endpoints natin? Negative 12 tsaka X. So tapos ang midpoint natin, so gawin muna natin ang formula. Midpoint ito, so we have, gawin natin A plus B yung dalawa divided by 2. So ayan yung formula, tapos i-substitute lang natin. So ang midpoint, ito yon, negative 4. So we have negative 4 is equal to, ang A natin is negative 12, plus ang B natin, ito yon, yung X, divided by 2. Then just solve for X. So solve for X, multiply both sides by 2. So ito, di ba, may over 1 yan. So tapos i-cross multiply na lang natin. So negative 4 times 2, so we have negative 8 equals, so 1 lang ito, so just copy negative 12 plus X. Then solve for X, so yung negative 12, ilipat lang natin sa kabila by adding 12 to both sides. So cancel out na to. So therefore, X is equal to 12 minus 8, that is equal to 4. So the answer is, correct answer is letter D, 4. Okay, so next number, or pwede rin ito, bilangin nyo na lang papunta dito. So bilangin nyo kung ilang units ito, negative 12 to negative 4. So subtract lang natin, negative 12 naging negative 4. So parang nag-add tayo ng 8. Tama ba? So negative 12 plus 8 is negative 4. So therefore sa negative 4, mag-add din tayo ng 8. Pag nag-add tayo ng 8 sa negative 4, positive 4 yung magiging sagot. Okay? So yan yung dalawang solution. Okay, so next number 4. If the measures of the angles of a triangle are in the ratio 2 is to 3 is to 4, what is the degree measure of the smallest angle? So ang gagamitin natin dito ay angle sum theorem. So sabi sa angle sum theorem, ang sum ng angles ng triangle, ng kahit anong triangle, A plus B plus C ay equal sa 180 degrees. Okay, so kahit anong triangle, ang sum niya ay 180 degrees. So, and then ang ratio natin, ang hinahanap natin is smallest. So pagpalagay natin A, B, C, yung smallest natin yung A. So ito si A, ito si B, ito si C. So ang isasolve natin si A. So kapag ganitong nasa ratio, ang gagawin natin, imumultiply lang natin itong numbers natin dito sa ratio sa constant, kahit anong variable na gusto nyo. So let's say yung constant natin ay x. So gawin natin 2x plus 3x plus 4x. So minultiply lang natin sa constant yung 2, 3, and 4. Ia-add natin and then equal siya sa 180 degrees. Okay, so just solve for X, so 2 plus 3, that is 5 plus 4, so we have 9X is equal to 180. And then solve for X, divide both sides by 9. So therefore, the value of X is equal to 18 divided by 9, that is 2, so may 0, so X is equal to 20. Pero hindi pa final answer itong 20 kasi ang hinahanap natin na smallest angle. Smallest angle itong A, yun yung 2X. Okay? So 2X is equal to 2 times the value of X is 20, so therefore the answer is 40 degrees. So the correct answer is letter C, 40. Okay, so next number, number 5. The width of a rectangular rug is 4 feet. So ito daw yung width. If the perimeter is 20 feet, so ito yung perimeter, what is the length? What is the length of the rug? So hinahanap natin yung length. So given ang W, ang width, ang perimeter, tsaka ang length. A length ang hinahanap. So ano bang formula ng perimeter ng rectangle? So ang formula ng perimeter ng rectangle ay ina-add lang natin yung lahat ng side. So dalawa yung length, opposite, ito yung width. So perimeter ay total distance. So we have formula for perimeter is 2L plus 2W. So just solve for L, i-substitute natin yung mga given. Ang perimeter natin ay 20 feet equals 2. Ang L natin ay L yung hinahanap natin. So, lagay natin 2L. Itong 4 ay W.
So plus 2 times W, so substitute natin 4. So solve for L, simplify muna natin. 20 is equal to 2L plus 2 times 4, that is equal to 8. Solve for L, tanggalin natin si 8. So subtract 8 to both sides. Subtract 8 to both sides, 20 minus 8, so that is equal to 12, is equal to 2L. So divide by 2, para ang matira ay si L na lang. So therefore, L is equal to 12 divided by 2, 6 feet. Okay, so the correct answer is letter C, 6 feet. Next number, number 6. If AC equals 18, BE equals 13, DE equals 3, and D is the midpoint of CE, what is B? So, what is B? Parang tingin ko may kulang dito kasi B lang ang hinahanap dito, no? B, baka i-check ko muna kung baka may kulang na isang ano dito. Isang letter. Okay, so may kulang nga tayo dito. Nawala yung A. What is AB? So ayan, so ang hinahanap natin dito ay AB. Okay? So may mga given tayo, ang AC daw ay, so ulitin ko nga yung drawing dito para mas malakihan ko. So ito si A, si B, malapit lang si B, A, B, tapos si C, banda dito si C. Then we have, D is the midpoint eh, so pantay dapat ito. So si D, tsaka si E. Okay, so putol na natin. Ah, nawala siya. So, ulitin natin, lagyan lang natin ng guhit hanggang dito. Ayan, endpoint na ito. Okay, so ang mga given natin, AC is equal to 18. So, AC, ito yung AC. AC is equal to 18. BE is 13. So, BE is 13. BE is 13. DE is 3. So, si DE, 3 lang ito, si DE. And D is the midpoint of CE. So si D daw, midpoint, si D ay midpoint ni CE. So kung si DE ay 3, ibig sabihin si CD ay 3 din ito. Kasi midpoint ng D is the midpoint of CE. Okay, so ang hinahanap natin, what is AB? Ito yung hinahanap natin, AB. Okay, so ngayon gamitin natin itong mga info para makuha natin ang AC 18, ano? So, kailangan makuha natin ito si BC. So, ang sabi, si BE daw ay 13. So, tapos meron na tayo ditong 6. 3 plus 3, 6. So, therefore, si BC ay 13 minus 6. So, that is equal to 7. So, therefore, si BC ay 7. Dahil 7 plus 3 plus 3, that is 13. So, tapos ngayon, ang AC daw ay 18. So, kung meron na tayong 7 dito, pag inad daw natin yung AB, equal siya sa 18. So, therefore, ito ay 11. Okay? Since 11 plus 7, that is 18. So, the correct answer is letter B. Okay? So, kailangan lang palang i-drawing, ano? Okay, so next number, number 7. When the length of a rectangle is divided by 4 and the width is tripled, the area of the new rectangle is the area of the original one multiplied by blank. So, kunin natin yung original. Hinahanap natin the area of the new rectangle. So, ito yung original rectangle, okay? So, original rectangle, ang area niya ay equal sa length times width. Okay? So, ayan yung original. So, ito yung new. New rectangle, so when the length of a rectangle, so yung area ng new rectangle, so lagyan natin ng N for new, equal daw sa when the length of the of a rectangle is divided by 4. So yung length dun sa original, i-divide natin sa 4. The length is divided by 4 and the width is tripled. So yung W natin, iti-tripled natin, 3W. The area of the new rectangle, so ito na yung new rectangle, is the area of the original one multiplied by, so simplify lang natin ito, so we have LW pa rin yan, so we have 3/4, so nakamultiply lang ito sa 3/4, tapos kopyahin lang natin yung LW. So compared to the original, yung original ang area ay LW, yung new rectangle ay 3/4 times LW. So therefore, nakamultiply siya sa 3/4 letter D ang tamang sagot. Okay? So next number, number 8. In a parallelogram, W, X, Y, Z
V is the midpoint of ZY. So ito yung ZY, so midpoint niya yung V. The area of triangle WZV, WZV, so ito yun. So ito yung hinahanap natin. Ano daw ang area nito? So the area of triangle WZV is what percent of the area of parallelogram WXYZ. So dahil midpoint itong V, so pwede nating hatiin ito. Papunta dito, midpoint din niya ito. So base dyan sa drawing, madali nang malaman niya. So kung mapapansin nyo, pare-parehas yan. So pag hinati pa ulit natin ito, ayan. So congruent siya. So itong dalawa, di ba, parallelogram din ito pag kinonek natin dito. So malinaw, parallelogram yan, pag hinati natin yan, yung area nito ay kaparehas nito. Tapos ito, parehas din yan at parehas din ito. So therefore, ang area natin ay 1 out of ilang congruent na triangle meron tayo sa figure, meron tayong 4. So therefore, 1 over 4 ang kanyang area. In percent, 1 divided by 4, that is equal to 25%. Pag dinivide natin, 1 divided by 4, so lagayan natin ng dalawang 0. So itapat dito, 0, 10 divided by 4, we have 2 times 4, 8 subtract, so we have 2, bring down 0, 20 divided by 4 is 5, 5 times 4, 20, and then convert to percent, 0.25 is equal to 25%, move lang natin ng dalawa and then put the percent symbol. Okay, so sa drawing lang, pag kinonek natin, madali nang malaman yung area natin. Okay, so next number, number 9. The figure has 4 squares, so meron tayong 4 squares, place side by side. So ayan, ayan na nga yung drawing natin. How many rectangles are in the figure? Okay, so bilangin lang natin kung ilan yung rectangle. Mag-start tayo sa 1 by 1. 1 by 1. Kasi ang square, di ba? Ang square ay rectangle din. Okay? So lahat ng square, rectangle din yan. So bilangin natin yung 1 by 1. So ito yung 1 by 1. So ayan. 1, we have 2, and then we have 3, and then 4. So lahat yung 4 na yan, rectangle pa rin yan. So therefore, ang 1 by 1, meron tayong 4s. 4 na 1 by 1, and then 2 by 1, so yung dalawahan, and then 3 by 1, so tapos 4 by 1. Okay, so yung dalawahan, so bilangin natin, so gamit tayo ng ibang kulay. So ito yung dalawahan, 1, 2 by 1, ito yung pangalawa, 2, tapos ito yung pangatlo, 3. Okay, so therefore, meron tayong tatlo. Tatlo na 2 by 1. And then yung tatluhan naman, 3 by 1. So, ilan yung 3 by 1 natin? So, ito yan, tatluhan, isa. Tapos, ito yung pangalawa natin. Okay, so therefore, may dalawa tayo na 3 by 1. And then, 4 by 1, syempre, ito lang yan. Yung pinakamalaki lang. Okay, so therefore, meron tayong 1. Kapag tinotal natin, 4 plus 3 plus 2 plus 1, that is equal to 10. So the correct answer is letter C, 10. Okay, so next number, number 10. So, an isosceles triangle with base 10 centimeters has an area of 60 centimeters square. Find its perimeter. So mag-drawing muna tayo ng isosceles triangle. Pag sinabing isosceles, pantay yung dalawang sides. Okay? So ito yung isosceles natin, ito yung congruent sides natin. So, an isosceles triangle with base 10 centimeters, so ito yung base natin, 10 centimeters, has an area of 60 centimeters square. So, ang formula ng area ng triangle ay 1 half base times height. So, ang height natin dito, so mag-drawing tayo dito, ito yung magiging height natin. So, dahil isosceles nga ito, magkakaroon tayo dito ng right triangle. Okay, so may right triangle tayo, since isosceles yan, so makahati ito sa 5 ito, tsaka 5 din itong kabila, syempre ang total niya ay 10 centimeters. So ngayon, ang para malaman ng perimeter, so meron na tayong isang side, kailangan alamin natin yung side nito tsaka ito, dahil magkaparehas naman yan. So dahil isolve muna natin itong height. Masasolve natin ang height sa pamamagitan natong formula na ito, area is equal to 1 half base times height. Okay, so meron tayong value ng base tsaka ng area. Ang area is 60 centimeters square, equals 1 half. Ano ang base natin? So given ang base ay 10. So we have 10 times h. So just solve for h. Simplify lang natin. 10 divided by 2 equal na to sa 10 divided by 2 is 5h. And then divide both sides by 5 para h lang ang matira.
60 divided by 5, that is equal to 12. So, ang height natin ay equal sa 12. Okay? So, ito ay 12. So, tapos, para makuha natin itong side na ito, gagamit tayo ng Pythagorean theorem. So, according sa Pythagorean theorem, may right triangle tayo. If C is the hypotenuse, so C squared is equal to A squared plus B squared. C is the hypotenuse. So, ito yung hypotenuse natin. So, solve lang natin. So, C squared equals ang A squared, ang A tsaka B kahit alin dito sa dalawang natitirang legs, kahit magpakapalit yan, okay lang. So, 5 at 12 yan. So, kahit saan nyo ilagay yon. So, we have 5 squared plus 12 squared. So, therefore, solve for C, 5 squared, that is 25 plus 12 squared, that is 144. Add lang natin, C squared is equal to 25 plus 144, that is equal to 169. And then, get the square root of both sides, kukunin lang natin yung positive. So, C is equal to square root ng 169 is 13. So, therefore, ang perimeter na natin ay i-add lang natin lahat ng sides. So, ito ay 13. Itong kabila, syempre, 13 din dahil yan ay isosceles triangle. So, therefore, perimeter is 13 plus 13 plus 10. So, that is equal to 26 plus 10, 36 centimeters, which is letter B. Okay, so next number, number 11. The perimeter of a triangle is 90 centimeters. The measure of the longest side, so the measure of the longest side is 6 less than the sum of the measures of the other two sides. So siguro mag-let muna tayo ng mga sides natin. So given yung perimeter, so ang gagamitin ko na lang symbol para hindi ako malito ay S plus M plus L. Para S for shortest, M for yung gitna, middle, L for longest, para hindi nakakalito. So, kahit ano namang variables pwede nyo gamitin, pwedeng A, B, C lang. So, ito yung gagamitin kong formula para sa perimeter, S for shortest, middle, and then longest equal siya sa 90 centimeters. Okay, so this is equation number 1. So, second statement natin, the measure of the longest side. So, the measure of the longest side, yun yung L. The measure of the longest side is 6 less than the sum. So, L is equal to 6 less than. 6 less than, so ibig sabihin nun, minus 6. Okay? The measure of the longest side is 6 less than. So, minus 6 yon, less than the sum. The sum of the measures of the other two sides. So, i-add natin yung other two sides. So, that is S plus M. Ima-minus lang natin si 6. Dahil 6 less than daw siya. Okay, so word by word ang pagtatranslate natin sa equation. The measure of the longest side, L yon, is 6 less than, so equals 6 less than, so minus 6 yon, than the sum of the measures of the other two sides, so S plus M minus 6. So pwede na nating tanggalin itong parenthesis dahil plus lang naman siya. So ito yung equation number 2 natin. Okay, so next sentence, 4 times the measure of the shortest sides. So, 4 times the measure of the shortest side. So, 4S yon. 4 times the measure of the shortest side equals, so lagay lang natin yung equal sign, equals the sum of the measures of the other two sides. So, i-add lang natin yung measure ng other two sides. So, smallest to. So, yung equal daw sa the sum of the measure. So, M plus L. Okay? Sum of the measures of the other two sides. So, ang tinatanong, so equation number 3 ito, ang tinatanong, what is the length in centimeter of the shortest side? So, S yung hinahanap natin. Okay? So, pwedeng hindi na natin isolve si M at si L. Si, dadiretso na tayo kay S. Pero, syempre, baka sa process, bago tayo makapunta kay S, pwedeng isolve muna natin yung iba. Okay? So, kailangan natin si S ang masolve natin. So, therefore, maraming ways para isolve ito. Pwedeng by substitution, pwede rin namang by elimination. So, siguro, mag-elimination na lang tayo. Or, so, pwede rin naman, itong, dahil ito, yung L natin, na may L is equal to S plus M minus 6, pwedeng i-substitute na natin ito dito sa equation number 1. So, pwedeng siguro substitution din, madali din. So, ang value ni L is S plus M minus 6. So, try natin i-substitute dito. Okay? So, therefore, meron tayong S plus M plus si L ay papalitan natin nito. Kasi L is equal to S plus M minus 6. So, we have S plus M minus 6
equals, so equal siya dito sa 90. So simplify natin. So simplify natin to. So we have s plus s. So that is equal to 2s. Kinumbay natin si s tsaka si s. And then dalawa rin yung m. M plus m. So we have plus 2m minus 6 equals 90. So simplify pa natin ito. Pwedeng ilipat muna natin si 6 sa kabilang side. So add 6 to both sides. So therefore we have 2s plus 2m. Wala na to, 0 na to, equals 90 plus 6, so that is 96. So tapos, i-solve natin, pwedeng i-divide natin both by 2, divide both sides by 2, para mapasimplify natin. So therefore, we have 2s divided by 2, so magiging s na lang ito, plus m is equal to 96 divided by 2. So ano magiging sagot doon? Kung 90 ay 45, ano, plus may 6 pa, so we have 48. 48 times 2, that is 96. So pwedeng ito maging equation number 4 natin. S plus M equals 48. Kasi ang sinosolve natin, ano eh, si S ang kailangan natin, si S. So, kasi meron pang M. So kailangan tanggalin natin si M. So ang gagawin natin, itong si L, isubstitute din natin dito sa equation number 3. Para matira dito S at M din. So, para S at M na lang, wala na si L. Okay? So, pwede yan. Substitution, pwede rin elimination. Basta tama yung process nyo. Okay? So, we have 4S is equal to M plus ang value ni L. Ipapalit natin ito. So, we have S plus M minus 6. So, simplify natin. 4S equals, add natin yung dalawang M. M plus M. So, that is equal to 2M. Just copy plus 6. Minus plus s minus 6. And then combine natin si dalawang s. So subtract s to both sides. When we subtract s to both sides, so 4s minus 1s, so that is equal to 3s is equal to 2m minus 6. So ang kailangan nating isolve ay si s. So therefore, isa-substitute natin yung value ni m dito sa kabila. Kailangan natin isubstitute si m. So isolve natin ang value ni m dito. So, value ni M, solve for M, 3S equals 2M minus 6. So, dito natin isolve. 3S is equal to 2M minus 6. So, solve for M, add 6 to both sides. Add 6 to both sides. So, therefore, we have 3S plus 6 is equal to 2M. And then, divide both sides by 2 para mawala na si, para M na lang ang matira. So, therefore, dito ko na isulat yung si M sa kabilang side. So, we have M is equal to 3S plus 6 divided by 2. So ngayon, yung value natin, value ng M, ito yung value ng M, ibabalik natin dito sa equation number 4 natin para ma-solve na natin si S. Okay, so we have S plus the value of M is 3S plus 6 divided by 2 equals 48. So parang mas maganda pala kanina, dumaretso na tayo dito sa 2M. Ano? Kasi meron tayo kanina dito, 2S plus 2M equals 96. E meron na tayong 2M dito. May 2M na dito, di ba? So ang magiging value ni 2M, 3S plus 6 na lang sana. So pwede palang ganun ang gawin natin, mas mapapadali. Pero anyway, kung ganito na yung ginawa natin, tanggalin lang natin si denominator na 2, babalik din naman tayo dito. Okay, so, pero sabi ko nga, mas doon tayo sa mas simple dapat. So, ibalik natin dito sa 2s plus 2m. 2s plus 2m equals 96 na lang tayo. Para mas madali ang solution natin, so wag na natin itong i-divide sa 2. Dinivide kasi natin sa 2 kanina ito. So, para mas mapadali ang ating solution, hindi na pala kailangang i-divide sa 2 kasi magkakaroon din tayo ng 2m dito sa kabila. So, di ba we have 2s plus 2m equals 96. So, gawin na natin itong equation number 4. Tapos, ito, isolve natin si 2m. Ang value ni 2m ay 2m is equal to, add 6 to both sides lang. So, mag-add tayo ng 6 to both sides. So, therefore, 2m is equal to 3s plus 6. Tapos, si 3s plus 6, yan yung value ni 2m, ipalit lang natin dito directly. Okay? So kung ito yung technique na ginamit nyo, mas madali, pero yung kanina na sinolve natin si M, parehas lang din yun ng kakalabasan. Same answer lang din yun. Okay? So therefore, we have 2S plus
plus ang value ni 2M ay 3S plus 6 equals 96. So ayan, madali nang isolve si S. 2S plus 3S, that is equal to 5S. And then si negative 6, ilipat na, si plus 6, subtract 6 to both sides tayo para mawala na ito. 5S is equal to 96 minus 6, we have 90. So just divide both sides by 5. Ayan na ang solution natin. The shortest side is equal to 9 divided by 5, that is 1. And then magkakaroon tayo ng 4, so magiging 40 divided by 5, so 8, 18. So therefore, the correct answer, the shortest side is letter D, 18 centimeters. Okay, so ito yung naging solution natin gamit yung substitution. Pero kung gusto nyong itry dito, elimination, pwede rin, depende nga sa inyo yan. Okay? So parang sa tingin ko may mas madaling solution dito by elimination. Kasi meron tayong S plus M plus L equals 90, tas meron tayong 4S is equal to M plus L. So parang pag sinubtract itong dalawa, no, equation 1 tsaka equation 3, parang shortcut na ata yun, makakancel na si M plus L parehas. Okay, so itry nga natin yon. Hindi ko agad napansin kanina, equation 1 and equation 3, parehas may M plus L. Okay, so try natin. Ang sagot natin, 18 centimeters. So ito yung isang solution by elimination method ang gagamitin ko. So share ko na lang din to kahit nasolve na natin. Parang mas madali kasi. So kailangan talaga i-observe muna natin yung mga given natin eh, no, para mapadali yung solution natin. So tingnan yung equation 1, S plus M plus L equals 90 degrees. Tapos itapat lang natin dito, M plus L equals 4S. Okay? So pag sinubtract natin to, tanggal na agad si M plus L pala. So di ba pag nagsasubtract tayo, pag subtraction, kina-change natin yung sign. So ito magiging negative, ito magiging negative din. So therefore, ano na ang magiging sagot natin? Tingnan natin kung same answer. M minus M, 0 na ito. L minus L, 0 na rin ito. And then we have S is equal to, kopyahin lang natin ito, 90 minus 4S. Tapos si 4S, ilipat natin sa kabila by adding 4S to both sides. Adding 4S to both sides, so 0 na ito, may 1 ito. So 5S is equal to 90, ayun na nga ang shortcut. Divide both sides by 5, kagaya na nung kanina, S is equal to 90 divided by 5, that is equal to 18. So equation 1 and equation 3 lang pala ang kailangan natin, masasolve na natin, hindi na pala kailangan to sa equation 2. So pag napansin nyo na agad yon, kasi napansin sa ko, para pwedeng makancel tong M plus L, parehas may M plus L. Okay, so yun yung shortcut. Okay, so next number, number 12. What is the sum of the measures of the angles of this polygon? So ang polygon natin ay bilangin ng side 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ito ay heptagon, 7 side. What is the sum of the measures of the angles? So ang pagkuha ng measure ng angles, ang sum ng angles, meron tayong formula dito. Ang formula, pero kung sakaling nakalimutan nyo, n minus 2 lang yan times 180 degrees. Kasi bawat Ang sum kasi ng triangle ay 180 degrees. Sum ng angles ng kahit anong triangle, 180. So ilan bang triangle meron mabubuo natin dito? So ito ang sum nito, 180. So ito, triangle natin dito, 180 din ito. Connect lang natin dito, 180 din ito. So tapos ito, another 180. So 180 ito, 180 ang sum nito, 180 ang sum nito. So meron tayong limang 180. So i-add lang natin yung limang 180, or shortcut para pagkuha ng sum ng measures ng angle, measures ng interior angles natin, yung lahat ng angles sa loob, equal lang yan sa n minus 2 times 180 degrees. Yung n is the number of sides. O ilan ang number of sides natin? 7 minus 2 times 180 degrees. So therefore we have 5 times 180 degrees. So ano ang sum ng 5 times 180? So i-multiply lang natin. So we have 0, 5 times 8. So that is equal to 40. 5 times 1 is 5 plus 4, 900. So therefore, 900 degrees, letter B.
Okay, so next number, number 13. In the figure, KLMN is a parallelogram with angle measure as marked. Find x plus y. Okay, so dahil given na parallelogram ito, ang property ng parallelogram, itong opposite, ayan, opposite angles natin, congruent ito. So therefore, equation number 1 natin, congruent yan, x plus 2y is equal to 105. So equation number 1. Equation number 2, ang kapag consecutive angles naman, itong dalawa, itong angle K at saka si angle L, ano naman yan? Supplementary. Okay? Kasi itong 105, pag dinerecho natin dito, 105 din itong kabila. Dahil parallelogram nga yan. So tapos ito, nag-form sila ng linear pair. Ang linear pair ay supplementary. So therefore, equation number 2, 3x minus 2y plus 105 is equal to 180 degrees. Okay? And then, subtract natin 105 to both sides para ma-simplify ito. Subtract 105 to both sides. So therefore, we have 3x minus 2y equals 180 minus 5, that is equal to 75 degrees. So this is our equation number 2. So pwede na natin isolve ang x plus y. So by elimination method tayo, so pagtibihin natin para makita agad natin. Equation number 1, x plus 2y equals 105. Equation number 2, 3x minus 2y equals 75. So kitang-kita na kapag inad natin, tanggal na agad si 2y. Isang positive at isang negative. So, i-add lang natin yan. Add equation 1 and 2. So, cancel out na ito. X plus 3x, we have 4x equals 105 plus 75. That is equal to 180. So, tapos, baka may shortcut ulit tayo, no? So, wala na. So, divide natin both sides by 4. So, ang value ng x ay equal sa 18 divided by 180 divided by 4, that is 45, no? So, 180 divided by 4, so that is 4 times 4, we have 16, subtract, so 20, so we have 45. X is equal to 45. Ang hinahanap natin, take note, x plus y. Okay, so meron na tayong x, kunin naman natin yung value ng y. So, i-substitute either equation 1 or equation 2, equation 1 na lang tayo. So, substitute in equation 1, so x plus 2y equals 105. So, x is equal to 45 plus 2y equals 105. Subtract 45 to both sides. Subtract 45 to both sides. So, therefore, 2y is equal to 5 minus 5. That is 0. 10 minus 4, we have 6. Divide both sides by 2. So, therefore, the value of y is equal to 60 divided by 2 is 30. And now, add x and y. So, x plus y is 45 plus 30, the value of x plus y is equal to 75, which is letter A, 75 degrees. Okay, so last number, number 4. Simplify y minus 1 over y squared minus 1. So, pwedeng i-factor lang natin ito or meron din akong shortcut para dito. So, ang shortcut ko naman para dito, i-substitute nyo yung y equals 0. Tapos kung ano yung mag-i-equal sa kanila. Diba? Ito, etong y might pag nilet natin substitute natin gawing y is equal to 0. Pag y equals 0 kasi makakancel lang ito eh, cross out nyo lang to kasi 0 na to. 0 over 0 na 0 minus 1 negative 1 y 0 square 0 pa rin yun minus 1. So magiging negative 1 over negative 1. So expression natin ay naging positive 1. So sa mga equation natin substitute natin yung 0. 1 over 0 undefined yun. So mali ito. Pag sinubstitute natin dito yung 0, sinubstitute natin yung 0 dito, magiging 1 over 1. So, yun, 1, eksakto. Eksakto ito. So, ito na yung sagot kasi nag-equal siya sa 1 kapag y is 0. Letter C, kapag y ay 0, so we have 1 over 0, so 1 over negative 1, so this is equal to negative 1. Ito naman kapag 0, undefined din ito. 1 over 0, undefined. So, therefore, the correct answer na is letter B. So, ito yung shortcut. Kapag nakakita kayo ng equation, isubstitute nyo lang kahit anong number. Ang sinasubstitute ko, 0 para madali. Kasi pag 0, tinatanggal lang natin eh. Or another solution, ito talaga yung solution, fina-factor out lang natin. Y minus 1 over y squared minus 1. Pwede natin gamitin ng difference of 2 square, a square minus b square, equal siya sa a plus b times a minus b. So, gamitin lang natin dito kasi ang 1, pwedeng isulat yan as 1 square. Parehas lang yon.
So apply the difference of two perfect squares. So we have y minus 1. Ang denominator natin magiging y plus 1 times y minus 1. And then pwede natin i-cancel ang numerator natin at denominator na parehas na y minus 1. Ang matitira ay 1 over y plus 1. So, di ba? Ito na yung answer natin. Letter B, 1 over y plus 1. Or yung shortcut nga, kapag nakakita kayo, ginagamit ko itong shortcut na naglelet ako ng y equals 0 kapag mahaba yung expression. Pero dito, maikli lang, isang factor lang, tapos na agad. So, in case na meron kayong nakitang sobrang haba na ito at mahirap nang i-factor, pwede nyong i-gamitin itong shortcut, i-let nyo y equals 0. So, kung ano yung makukuha nyo dun sa original, 1, kailangan pag sinubstitute nyo yung 0 sa mga choices natin, ang magiging sagot nyo yung mag-equal din sa dun sa original natin na expression. Ayun, equal sa 1. So, therefore, B ang sagot. Okay, so that's it. Thank you for watching. So, I hope na nagustuhan nyo yung explanation ko sa 14 numbers na ito para sa Upcat reviewer or sa kahit anong college entrance test. So, ganyan din yung mga makikita nyo yung mga reviewer para sa math. Kung may math question kayo, ay i-comment nyo lang dito sa aking channel. Pwede sa aking FB group na minamanage or pwede rin i-DM nyo ako sa aking messenger. Pinakita ko na kanina, RJ Enseñado ang aking Facebook. Paki-follow na rin ako. So, bye-bye and God bless.